welcome to my YouTube channel. If you're new to my channel, please like, subscribe, and hit the bell notification, okay? Mag-unbox tayo ng isang item. So, itong item na to, matagal kong pinag-isipang bilhin to eh. So, yung item is a vlog pocket sa gimbal. So, ito siya. Pinurchase ko siya sa Lazada. So, dumating siya kanina. So, without further ado, let's start! So, ayan mga ka-YouTuber, buksan na natin. So, ayan siya. Siya nakabukas. Ayan na, mga ka-YouTuber. Buksan ko na. So, eto siya yung sinasabi kong vlog pocket. Ayan. Ayan siya. So, ayan siya. Vlog pocket made by Feiyu-tech ang brand. So, para makita nyo mabuti, alisin ko na siya sa bubble wrap. So, naghanda na ako ng scissor kasi mahirap itong bubble wrap na to eh. So, yan. Oops, baka madami. Chambak. So, yan mga ka-YouTube. So far, walang UP yung box. So, okay. Good job sa seller. 2,000 years later. Ito siya mga ka-YouTuber. This is a vlog pocket by Feiyu-tech. So itong vlog, itong gimbal na to, siya ang pinaka-small na gimbal, na pinaka-compact na gimbal ngayon sa market. So, kaya ko rin siya binili, kaya ko rin siya nagustuhan. Kasi, yun nga, vlog pocket, you can put it down in your pocket. So, unbox na natin. So, ayan mga ka-YouTuber, naalis na natin siya sa plastic. So, i-unbox na natin. So, open na natin. So, the first thing you will see sa box is yung instruction manual. So, yan. Unfortunately, lahat nakasulat sa Chinese character. So, na ano ko naman to, natanong ko dun sa seller, sabi niya, you can download daw the manual sa internet through the Feiyu-tech website. So, ayun. Doon ko na lang hanapin yung instruction manual niya. So, set aside natin. So, unang-unang makikita sa box ng Feiyu-tech vlog pocket is the instruction manual. So, set aside natin yan. Sunod is the warranty card. So, meron siyang warranty card. So, ganun pa rin yung mga sulat ay in Chinese character. So, meron dyan yung mga ano. Sa warranty card, mga phone number, tsaka yung website nila. So, ayan. Walang Philippines. So, ayan. Meron siyang warranty card. So, after nun, instruction manual, warranty card, and now the vlog pocket gimbal na. So, simulan muna natin dito. Ano ba to? So, meron siyang
Lalagyan. Oh, yung pouch. Ganda. So, maliit na pouch. Kasi nga, compact lang si vlog pocket. So, para ka may lalagyan. Pwede mo lang siyang bitbitin at ibulsa. So, okay. Meron siyang pouch. Nakalagay. Feiyu-tech. So, ayos. May pouch. So, unahin na muna natin to. Ito naman ay ang tripod. Yan. Yan siya. So, pwede mo siyang itayo yung gimbal kasi meron siyang tripod. So, ayos. Ganda. Ang cute. Tapos, may nakasulat din dun. Feiyu-tech. Yan. Nakasulat. Feiyu-tech. So, next natin is, so, meron dito yung charging cable. Yan. Meron siyang charging cable. Pero, hindi siya type C. Ano siya? Yung micro. Yung typical charging table, hindi siya type C. So, yan. Tsaka wala siyang kasamang charging brick. So, yan. Charging cable. So, now, dito na tayo sa vlog pocket gimbal. So, ayan, mga ka-YouTuber. Very compact siya. Tingnan niyo yung sa palad ko. Oh. Talagang pwedeng ilagay talaga sa pocket. So, kaya ko rin siya binili kasi very compact. Hindi siya katulad ng mga ibang gimbal sa market na ang laki-laki. So, eto, compact lang siya. So, ayan, na-unbox na natin. So, nakita na natin kung ano yung mga nakalagay. So, ngayon, etong si vlog pocket, ang product name nito is vlog pocket foldable smartphone gimbal. So, pang smartphone lang siya. Hindi siya pwedeng anuhan ng mga DSLR. So, pang smartphone siya. So, more on for vlogging. Diba? Usually, pag nagpa-vlog, smartphone eh. Pwede rin pag yung mga travels. So, you can shoot videos na smooth yung ano, hindi siya matagtag. So, yun din ang one of the reason kaya ako siya binili. Para pag kayong magvi-video, pag nagta-travel, so, maganda na yung kuha mo, hindi matagtag. So, this vlog pocket gimbal, ang maximum tilting range niya raw ay 165 degrees. And maximum rolling range is 240 degrees. Ang max panning range niya naman ay 330 degrees. So, yung operation time naman niya, 8 hours operation time. So, kaya niyang 8 hours na naka-on. Tapos, ang standby time niya is 14 hours daw. So, ayun, yung sabi dyan sa vlog pocket. Tapos, ang weight niya is 272 grams. So, very comfortable naman. Mabigat din. Tapos, ang kaya niyang payload is 240 grams. So, ayan siya. So, subukan nating buuin. So, eto, meron siyang lock dun. So, i-roll mo muna yan. I-unlock mo. So, yan. Tapos, meron din siyang lock dito. May mga locking mechanism siya eh. Yun. Unlock mo muna. Tapos, i-unlock mo rin yun dito. So, yan siya. Tapos, yun. Ditong side, meron ding lock. So, i-unlock mo rin siya. So, ayan na siya. So, ito na yung gimbal. So, pagka nilagay natin yung tripod,
yung stand niya. Medyo haba siya. So parang mas maganda na siya hawakan, hindi parang kasi pag dito parang bitin, no. So ito, so parang extender na rin to. Tapos tripod stand. So ayan, pag tinayo mo siyang ganyan. Ayan na siya. Ayan siya, mga ka-YouTuber. So tetest natin siya sa pag meron siyang phone. Okay? Phone. So ang paglagay daw ng phone, dapat walang case yung phone. Tapos pag ilalagay mo siya dun sa gimbal, dapat nasa taas tong print na vlog pocket. Okay? So lagay natin. Basta i-center lang daw yung paglagay. At si vlog pocket na ang magbabalance. Unlike yung mga ibang gimbal, kailangan mo munang i-balance talaga. So alisin muna natin tong tripod. So ayan na siya. So subukan naman natin siyang i-on. Pre-press lang natin tong button na to. So ito yung pang-on. So press natin. Ayan na siya. So operational na si gimbal. So try natin yung camera. Ayan yung camera. So may tatlo pala siyang mode dito. If you press yung sa on and off mode, if you press kagad ng isa, so from panning mode mapupunta siya sa lock mode. So kahit anong gawin mo, nakalock yan. Nakalock siya. So kung ipepress mo siya uli, makikita mong nagbiblink yung indicator, balik uli siya sa panning mode. So ito yung panning mode. So kung babalik mo, ilalock mo uli, press again, at makikita mo sa indicator, kukulay blue, lock mode uli yan. So papansin mo, kahit galaw-galawin ko, nakalock lang siya dun, center. So babalik uli siya sa panning, pwede mo na uli siyang side by side. So yan yung panning mode. At kung gusto mo naman siyang i-follow, meron trigger dito. May button trigger. Tingnan nyo, mga ka-YouTuber. I will press the trigger. Follow mode naman yun. O, pipress ko. Magpa-follow na siya. Pa-follow na siya. So, ayun naman yung trigger mode. Ayun yung follow. Pag nirelease mo, balik lang siya dun sa function niya dun sa kung ano yung naka-indicate dito. So, naka-panning mode siya. Kasi pag nagbi-blink, pagka naka-press uli, ayan yung lock mode. So, okay siya, mga YouTuber. So, itong gamit kong camera ay yung camera lang ng phone. Meron ding camera app si Feiyu-tech. So, ang camera app niya is this one, yung Feiyu On. So, hindi ko pa siya na-explore eh. So, you can download that on Play Store. So, yan yung app nila. Kung gusto mong gamitin yung camera app nila. So, subukan natin to, mga ka-YouTubers. Subukan natin yung kung gaano ka-smooth si Feiyu-tech vlog pocket. So, itest natin siya outside. Itetest natin siya ng run test at saka walk test. Yung without the gimbal and with the gimbal. Okay?
So ayun mga ka-YouTuber, na-test na natin siya sa labas. So nakita niyo yung bok test, pati yung run test, pati yung run test with the subject with my unika iha. So nakita niyo talaga yung difference pagka walang gimbal or wala yung vlog pocket. So sobrang shaky. Pero pag may vlog pocket, smooth lang siya. Tapos yung camera ko pa noon, walang video stabilization or image stabilization. Kaya kung yung camera nyo may video stabilization, mas smooth siya. So ngayon naman, te-test natin yung camera app ng Feiyu-tech. So meron tong cool feature na yung follow the image or yung ipa-follow niya yung subject. So subukan natin. Ayan siya mga ka-YouTube, pinrap ko na yung face ko. So kahit saan pumunta yung face ko, susundan yan ni vlog pocket. Ayan, kikita nyo, magaling, di ba? So kahit pumunta ako rito, susunod siya. So kung meron kang iba-vlog at ikaw lang mag-isa, walang problema yun kasi hindi mo na kailangan ng assistant. So kahit saan gumalaw yung ulo mo, susundan ka ni vlog pocket. So yan yung pag ginamit mo yung camera app nila. So yan. Ito yun. Angat ako, angat din siya. Pababa, bababa rin siya. Cool, di ba? So yan yung mga isa sa mga cool features dun sa Feiyu app. So marami pa siyang mga cool features . So tignan nyo na lang sa mga review niya or sa Google, marami kayong makikita dun kasi hindi ko pa siya masyadong na-explore. Okay? Another thing nga pala, meron pa tong isang cool feature na from landscape mode, pagka pinres mo tong dito sa may power button na twice, magiging portrait mode dyan. So, kunyari, may kinukuhanan ka, gusto mo, from landscape, pupunta ng portrait, just double click this button. So, let's see. Yan, di ba? So, kung gusto mo ibalik, double click mo lang rin. So, yan yung mga cool features ni Feiyu-tech Vlog Pocket. So, ayun mga ka-YouTuber, napanood nyo na yung pag-unbox, pati yung mga run tsaka walk test na ginawa natin kay Vlog Pocket. So ang impression ko kay Vlog Pocket is okay na okay siya. So talagang bago ko siya binili, talagang matagal ko siyang pinag-isipan na kung sulit ba na bumili ng ganitong klase ng gadget. So para sa akin, sulit. Kasi unang-una, maganda to pag yung babakasyon ka, may gusto kang kunan na video. So mas smooth na yung video, hindi na yung matagtag. So maganda na sa mata. Kesa bumili ako ng action camera, lalo na yung GoPro, na pagka mahal-mahal. So naisip ko, bumili na lang ng gimbal. At ang gimbal na gusto ko yung compact lang siya, which is meron si Feiyu-tech na ito nga, si Vlog Pocket. So sulit siya, okay na okay sa akin, lalo na sa pag-vlog, compact na compact, tsaka ibubulsa mo lang. So talagang very convenient siya, nandalin, tsaka affordable compared sa mga action camera. So, ayun. Thank you for watching my vlog. So, sa susunod ko uling vlog, kita-kits ulit tayo. So, bye for now.